Good day mga kaibon, welcome again sa ating YouTube channel. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay bakit nga ba bumaba yung presyo ng African lovebird ngayon? Kung mapapansin nyo rin po kasi mga kaibon, kung naka-join po kayo sa mga group, meron na po nagbibinta ng mga 300 or 400. Minsan pa nga po, 700 to 800 pares na po yun. Yan po ang aalamin po natin ngayon after my intro. Bago tayo magsimula ay mag-shoutout muna po tayo. Shoutout po kay Jimmy Aragon from Isles Ebiri ng Tansa, Cavite. So happy breeding sir and babuhay ka po. Shoutout na rin po kay Neil Anip Alid. Shoutout po sa iyo sir, God bless po. Shoutout na po kay Pure Raymond TV watching from Turkey. Maraming salamat po sir. Shoutout na rin po kay Bril Jan Angelo Pasite. God bless sir and happy breeding po. Shoutout na rin po kay Sander Layo. So maraming salamat po sa suporta and God bless po. Shoutout na rin po sa new subscriber po natin kay Dave Nangsang. So maraming salamat sir. Sana ay meron ka rin po natututunan sa ating mga binabahagi na content. So doon naman po sa mga silent viewers and subscriber po natin, mabuhay po kayong lahat. Sana ay patuloy nyo pa rin po ang suporta. San hindi po tayo nakakapag-vlog kasi medyo busy rin po kasi ako. Kumbaga, kapag meron pa akong oras, so doon na lang po ako nakakapag-vlog. Sinisikap ko pa rin po na gumawa ng content. Nang sa gayon ay ma-update naman po kayo or may matutunan po tayo. Yan, pag-usapan na po natin. Bakit nga ba bumaba yung presyo ng mga African lovebird ngayon? Unang-unang dahilan po natin dyan ay sa ngayon po kasi marami na po na nag-aalaga po ng African lovebird. So kumbaga marami na pong breeders ng African lovebird. Kaya naman po ay bumababa po yung presyo. Kumbaga mataas po yung supply. Yung presyo ay bumababa rin po. Kapag naman po mataas yung demand or kumukulang po ng supply, so doon po ay tumataas rin po yung presyo. Halimbawa natin dyan, yung langis po ngayon, yung gasolina, kumbaga kinukulang po ng supply. Kaya naman po, yung ginagawa po ng mga establishment or yung may-ari po ng negosyo, tinataasan po nila yung presyo. Kasi nga po, mahirap po umangkat ng mga supply. Tumataas po yung presyo. Kumbaga, mataas yung demand, mababa po yung supply. Pangalawang dahilan po natin dyan mga kaibon ay based po sa seller or sa breeder. So meron po kasing mga breeder na nagbibinta na medyo mura lang. Kumbaga ay gusto niya rin po makatulong po doon sa kapwa mag-ibon o sa gustong mag-alaga o magkaroon ng ibon. Kaya po binibigay niya po ng medyo mura. O kaya naman madami na po yung ibon niya. Kaya naman po kailangan niya na po mag-out or mag-release. Yung ginagawa po ng breeder doon, dahil sa marami na po yung mga ibon niya, ay ina-out niya na lang po na medyo mura. Kaya naman po, yun ay bumababa po yung presyo ng ibon. So yan, disclaimer rin mga kaibon. Bawat presyo po ng breeder or seller, so kailangan po respetuhin natin yan. Kung yan man ay mura or yan ay mahal, so kailangan respetuhin po natin. Kasi siya po yung may-ari at siya po yung nag-produce ng ibon na yan. So siya po yung may responsibilidad na presyuhan yung alaga niya. Kailangan po bawat isa po sa atin ay alam po yan. Para po yun, kumbaga ay maiwasan po natin yung hindi pagkakaintindihan or misunderstanding. Para po maiwasan po natin yan, ay kailangan hayaan po natin yung bawat isa. Ang pangatlong nakikita natin na dahilan dyan mga kaibon ay marami na pong nagbibinta. So nandyan na po si Facebook, nandyan na po si Pet Shop, nandyan na po si YouTube and si Group. So kumbaga doon na lang po sila nagkakatalo-talo. Kung gusto mo pong mas mabilis na maibinta po yung ibon mo, murahan mo. So kung gusto mo naman po na ibinta yung ibon mo sa tamang presyo, malaya ka po na ibinta po yung ibon. Yun lang, mayroon pong disadvantage na hindi po mabili. Yun lang mga kaibon ang may babahagi ko po sa inyo. Linawin lang po natin, ang una po natin ay marami na pong supply ng ibon ngayon. Kumbaga marami na pong nag-aalaga ng ibon ngayon. Kaya naman po ay bumababa po talaga yung presyo.
Ang pangalawa natin mga kaibon ay depende po doon sa breeder. Kasi meron po mga breeder na marami na po talang ibon. Kumbaga kailangan niya na pong bawasan yung alaga niya. Kaya naman po ibinibigay niya na po ng mura yung kanyang alaga. Patlo natin mga kaibon ay marami na pong nag-a-advertise or marami na pong pwede natin bilhan ng ibon. Nandiyan na po si Pet Shop, YouTube, and Facebook. Diyan pala mga kaibon ay pwede na po tayo makapag-acquire o makapagbili po ng ibon. So yun lang mga kaibon, sana po meron po kayong naunawaan at naintindihan niyo po kung bakit po bumaba po yung presyo ng mga African lovebird po ngayon. That's it for today's mga kaibon. Sana nasa mabuti po tayong kalagayan. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So kung meron po kayong katanungan or shoutout, please leave a comment below.